Sa totoo lang, naawa ako sa mga PNP personnel na inaassign sa QOJC compound. Isipin niyo, halos 2 linggo na silang nag-barricade. Nakapag-detect na sila ng heartbeat sa ilalim ng lupa. Nag-implementa pa ng whole of government approach noong naghukay sila sa basement ng school campus. Ngunit hindi pa rin naging successful ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi pa rin makita ang dapat makita. Sa paningin tuloy ng mga tao, mukhang may kakulangan sa ating mga pulis. Lalo pa nalaman ng balita ngayon kung paano nahuli kaagad ng Indonesian National Police ang mga taong pinaghahanap ng ating gobyerno. And I wonder if high confidence can compensate for low returns and low morale, especially if the latter two come allegedly at the expense of our most fundamental human rights. Thank you sa inyong pakikinig. I would like to yield the floor to my colleague, Senator Robinson Padilla, for his opening statement. You have the floor, Your Honor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po sa inyong lahat ng kapayapaan, awa, at pagpapala po ng nag-iisang Diyos. Ako po ay nagpupugay unang-una sa chairman po ng komite, Senator Bato de la Rosa. Amin pong ipinagmamalaki, balls of steel. Siya po ang aming pambato, pinakamatapang senador. Isa pong karangalan ang mapatabi sa kanya sa oras na ito. At pangalawa po, magpupugay din po ako sa mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte, at sa lahat po ng mga panauhin namin sa pagpupulong na ito. Mabuhay po sa PNP, mabuhay sa ating po mga taga-gobyerno, at siyempre po sa KOGC. Peace be with you. Ako po ay bago sa larangan ng politika. Bagamat ang aking pamilya ay matagal na pong nasa politika, pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na mapasok sa politika. Siguro dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin, ang una nating dapat isipin lahat ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang pinakamataas na batas, ang saligang batas. At sana po, bilang tayo po ay nasa gobyerno at ang mga kasama naman po natin sa KJOC, tayo pong lahat ay Pilipino. At tayo po'y minsan nagkasama-sama dahil sa pagmamahal po natin sa bayan natin at tayo po'y sumusunod sa konstitusyon. Sana po ang pakiusap ko sa dalawang panig sa usapin po ng pagdinig nito, wala po ditong sasabihin ay makaduterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya nyo ginagawa yung hearing na yan kasi makaduterte kayo. Alam nyo mga kababayan, kapag ka hindi po tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo aasenso. Kami po ay inhalal ninyo para maging tagapagsalita po ninyo, maging boses po ninyo. At dito po sa usapin nito, wala po kami ditong pinapanigan. Ang pinapanigan namin kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Yun po ang susundin natin. Dun po tayo pupunta lahat pagkatapos ng usapin niya ito. Kahit anong ihampas niyo sa amin dito na batas na ginawa lang namin sa Senado, sa Kongreso, hindi po yan pwedeng manaig sa saligang batas.
Kaya mga kababayan, sa usapin na ito, sana ang pakiusap po natin sa lahat kung paano po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan. Paano natin ito matatapos nang wala po tayong sinasagasaan na kahit na anong karapatan ng inosente. Doon po sa mga sinasabi na may nagre-reklamo sa kanila, eh wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman, nakikiusap po ako sa inyo, malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Kanina po, maaaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano ba? Alam nyo, sa totoo lang ho, naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral ng KJOC. Muslim ako. Pero naging kaugalian ko na po yung pag pumapasok ako ng kahit anong simbahan, nag-aalis po ako ng sapatos. Pero kanina, hindi ko po nakilala na katedral yun, hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. At sa dami po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yun ng Senado o investigasyon ng media. Dalawang beses po akong naitulak, tinamaan ng kamera. May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro isi-sensationalize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. Paano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit doon sa gusto nyong... Makikipag-usap kami doon sa mga pulis, ayaw makipag-usap sa amin. Hindi naman ako nag-iimbestiga. Gusto ko lang kamustahin dahil alam naman lahat na PCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis. Tumabi ako sa mga pulis, nakikipagkwentuhan ako, ayaw makipag-usap sa akin, pambihira. Paano tayo matatapos, mga kababayan, kung sana, Chairman, ang maging tulong nitong pagdinig na to, eh, matapos ang kalbaryo ng KJOC, matapos ang kawawa yung mga pulis doon, tinatanong ko, 24 hours, palit-palit. Ngayon, kung sa tingin nyo lahat, eh, nakakatulong sa bayan to, eh nasa inyo po yan. Pero sa akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas at paghihiwalay ng simbahan at Estado. Sana po, yun tayo lahat mag-umpisa. Bago po natin ito palahin, bago tayo magsisihan ang KJOC. Simbahan po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor, Senator Robert Padilla. As we begin this investigation in aid of legislation, may I request the Comsec to administer the oath of the resource persons present today. Yes, Mr. Chairman. If everybody can please kindly stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Thank you. Mr. Chairman, the oath has been administered. Thank you, Comsec. For orderly conduct of today's hearing, we shall structure the discussion on a per-issue basis. Number one, the alleged violations of the civil and political rights of the KOJC members, the students, their parents, and other individuals.
Number two, the allegation that a hole is being dug at the basement of the Jose Maria College resulting in damage to property. Number three, the alleged rescue of individuals during the August 24 operation. Number four, the effectiveness of the equipment being used. Yung nagsasabi na mayroong heartbeat na namumonitor, kaya tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ng ating kapulisan. Number five, the temporary protection order and the CA decision nullifying such order. With that, I would like to give the floor to Honorable Sebastian Duterte, the City Mayor of Davao, to deliver his opening statement.